So now let's start with our sample problems regarding the unsteady flow and with the weirs. Okay, so this will be a separate video dedicated for our sample problems regarding with our lecture. The lecture link will be provided on the description below. Okay, so let's start with this problem. It states here that an open cylindrical tank 4 meters in diameter and 10 meters high contains 6 meters of water and 4 meters of oil with a specific gravity of 0.8. Okay, so we are asked to find the time to empty the tank through a 100 millimeter diameter orifice at the bottom. Assume C sub C is 0.9 and C sub V is 0.98. Okay, so to answer this question, we have to first analyze the illustration for the problem. So not most of the time naman merong illustration. So sabi dito is open cylindrical tank, so we assume that it is an open tank, no, let's say this one, no? And then meron daw siyang 4 meters of oil and 6 meters of water. We know that water is heavier than oil, so let's assume that ito yung ating water nandito banda, and this is our oil, no? 6 meters of oil and 6 meters of water and 4 meters of oil. So medyo ayusin lang natin. So ito, and then this one. Okay? So mukhang ganyan yung ating itsura, no? So ito yung tank natin. Yan. So, okay? So let's assume na ganito ang setup dahil alam naman natin na mas mataas ang specific gravity ng water. So this is the water or H2O. Ito yung ating oil. Sabi sa atin, may specific gravity daw yung oil na 0.8. So alam na natin yun sa water. So this is, ang height daw nito ay 4 meters and this is 6 meters. And meron daw siyang orifice, no? Na nagdi-discharge sa bottom. So let's say nandito siya sa baba. Ito, yan. This is the orifice. Okay. So 100 millimeter yung kanyang diameter. Ayan. No? So yan yung ating, and then we have this discharge coefficient. So tatanungin natin is the time for the tank to empty. So let's go back, no, or let's have a recap, no, at discuss no last time with our lectures. Okay? So the time to settle, no, yung ating orifice is T is equal to 2AS over CA square root of 2G multiplied by square root of H sub 1 minus square root of H sub 2. Ito yun para sa atin sa mga unsteady flow. Okay? Now, the question is, ano-ano yung ating AS at ano yung ating A lang? Okay? So, AS, no, so remember that is for the surface, no, area surface. And then, ano pa? A is the area of the orifice. So, by the way, given naman yung ating diameter na dito na 4 meters. Okay? Para sa tank. So, actually, we could have the formula, no? We could have the equation. Ito muna yung compute natin. Ito muna. The 2AS over C sub A, CA is square root of 2G. So, that is 2AS over CA square root of 2G. So, that is yan, 2 multiplied by AS. A is yung sa surface, so that is pi over 4 multiplied by 4 squared, no, over CA, so that is C, given sa atin yung C or coefficient of contraction and coefficient velocity. Therefore, this is yung product nila, 0.9 and 0.98, yan, multiplied by A, yung area is the area of the orifice, pi over 4 multiplied by 0.1 squared, yan, multiplied by square root ng 2 times 9.81. So, actually, we could cancel this out, itong pi over 4. So, meron na lang tayong, ano na lang magiging lalabas dyan? That is, kung re-reduce natin siya, 819.1. Now, ito na yung ating 2AS over CA multiplied by square root of 2G. Now, so, meron tayong hinahanap na time, no? The time to empty the tank.
So, ibig sabihin yung buong tank yung hinahanap natin ng time. So, for us to find that, we have to consider first yung time to empty the water muna. Okay? So, let's find first the time to empty the water. Ayan. So, to find the time to empty the water, well, let's have the height with respect to water. Na parang, ito, no, yung ating drawing kanina, ito, no, kailangan ma-convert natin siya into equivalent height of water, yung oil din. So, lalabas yung ating H sub 1 is 6 plus 4 times the specific gravity of water. Plus 0.8, oil over water, 0.8 over 1, is equal to 9.2. And then, the time to yung ating oil lang is 4 times, convert din ulit natin sa water kasi water nga yung mas nasa ilalim. Tama ba? Ito yung mas mabigat. Yung una mag-discharge. Ito. Yan, no? Makalagay naman dyan dito. So, this is water. Yan, ito po. So, that is, kung para sa H sub 2 natin, 4 times 0.8, that is equal to 3.2. Both of these are meters. Okay? So, in short, para makuha natin yung time 1 para sa water. So, nakuha na natin yung 2AS over CA square root of 2G, that is 819.10 multiplied by the square root of H sub 1, 9.2, minus square root ng H sub 2, 3.2. That is in height of water, no? Height of water siya. Okay? Kahit oil, i-convert natin yon. So, our time to empty the water time 1 natin is 1,019.3 seconds. Kasi nga, gumagamit tayo ng 9.81 meter per second squared. Tama? So, yon. Kaya seconds yung time natin dito. Ngayon, ang tanong na sunod is yung time to empty the oil. No, kasi tapos na tayo sa water. Eh. So, tignan natin. Time to empty the oil. Yan. So, for the time to empty the oil, meron tayong H sub 1 equals sa 4. No, oil lang kasi. Tapos, yung ating, kasi unsteady siya, yung H sub 2 natin, since hindi na oil, kumbaga, converted na yung water, tapos na. So, 0 na yung sa water. That's why yung ating time to empty the oil is 819.10 multiplied by square root ng 4 minus square root ng 0. Or, this is equal to 1,638.2 seconds. Okay? So, this is the time to empty the oil. So, for us to have the total time, no, yung time T, that is T sub 1 plus T sub 2. So, yung total time natin para ma-empty yung tank is yung time sub 1 natin na na-compute natin 1,019.3 plus 1,638.2. Okay, 1,019.3 plus 1,638.2, it will give us the value of 2,657.5 seconds, or the time to empty the tank na ganun kataas 10 meters ay 44.3 minutes. Okay, and this is our answer. Ngayon, pag binigay is, pati lang seconds, ito po. Okay, so that is for our first problem. Okay, so let's go back, have a review. So, dito nakikita natin na binigyan tayo ng sitwasyon na may tank wherein 4 meters yung diameter niya. No? So, unlike with the former problems natin with the orifice, hindi natin pinapakalaman yung diameter ng tank. We don't need that because what we are dealing is in the orifice lang. But this time, since it is we are dealing with unsteady flow, we are talking about also with the diameter of the tank. No, since unsteady nga yung flow in terms of the type of the liquid. So, we have this 2AS over CA square root of 2G multiplied by the square root of H sub 1 minus square root of H sub 2 is the time for the liquid to settle. No? So, since magkaibang liquid siya, we get first the square root of 2AS over C sub A square root of 2G na meron tayong 819.10. Take note, this multiplier signifies na yung ating time will be equal to seconds dahil gumamit tayo ng 9.81 meter per second. Sorry, 9.81 meter per second squared na G, no?
So, getting the time to empty the water, kailangan mo natin makita yung height ng water, even if merong oil. So, i-convert natin to a specific height of oil. Sorry, yung height ng oil to water. Yan. Okay? So, that is, ito na, lalabas na siya. Para meron tayong H sub 1 na 9.2 para doon sa water plus oil. And then, yung oil lang. Okay? Kasi nga, yun yung ating H sub 2. Okay? So, and then, ano pa, we have this, copy natin siya na, yung C, ito, yung C sub, 2AS over C sub A squared of 2G na 890, multiply natin sa H sub 1 na ito, and then ito yung H sub 2 na may square root yung difference nila. Okay? And then, ganun din, kapag sa oil na lang, kasi kung oil na lang, edi yung oil na lang yung ating pag-uusapan. Okay? So, ayun, and then, meron na rin tayong ganyang kalaking second. So, kung titignan, mukhang kung oil lang yung pag-uusapan, kasi isa time to empty the water, isa time to empty the oil, parang magkaibang malayo-malayo talaga dahil nga oil yung pinag-uusapan natin masyadong mataas, no? Parang ganun. So, kasi kaya na difference kasi nga may oil and water sabay. Okay? So, and then, i-add natin yan, that is the total time. Okay? That is 44.3 minutes or 2,657.5 seconds. Okay? That is for our first problem. Okay. Now, let's move with the second problem. So, second problem natin, yan, a composite non-prismatic 5-meter high cylindrical tank shown has a frustum of a cone at the bottom with upper base diameter 2.5 meters and 1.25 meter diameter at the bottom and 2 meter high. So, ayan, describe na rin dyan yung ating mga dimensions. So, the bottom contains 100 millimeter diameter sharp edge orifice with coefficient discharge 0.6 binigay na agad na hindi natin katulad kanina minumultiply pa. If fully filled to the top, determine the time to empty the tank in minutes. So, medyo we are expecting na ano to. Medyo matagal-tagal kasi unlike kanina no, kung na-observe nyo, 10 meters lang to. Ito, 9. Pero ito ay prismatic na composite pa. No? Parang ganun lumalabas. No? Composite na prismatic. Okay? So, for us to compute this one, so let's rewrite again yung formula. No? Anong ulit yun? That T is equal to 2AS over C sub A square root of 2G multiplied by difference ng square root ng H sub 1 minus square root of H sub 2. Okay, H sub 1 here is greater than H sub 2, just like kanina. Okay? So, ngayon, tignan mo natin, ano yung A sub S? Now, since this is composite, dalhin natin to. Papunta dito sa kabilang slide. Yan, dito. So, ano kaya magiging A sub S natin? So, binigyan tayo. So, since it's prismatic, so, umpisa natin siya sa A sub S. Yun nasa taas, no? Ito. I think ito dito magagaling yan sa 2.5 meters. Dahil, doon naman ang gagaling yung tubig. So, that is from the surface. Tama ba? So, that is pi over 4 multiplied by 2.5 squared is equal to 4.91 square meter. Yan. Now, compute naman natin yung CAO. Yan. Square root of 2G. So, alam natin, ito ay diameter ng or magagaling sa diameter ng orifice na given na 100 millimeter diameter. So, given na rin yung ating coefficient of discharge na 0.6 multiplied by the area. Ano yun? Pi over 4 multiplied by area ng orifice or diameter orifice 0.1 squared multiplied by square root of 2 times 9.81. Yan. So, it give us the value, no? Na equal sa, eto yan, 0.02087. Okay. Yan. So, actually, pwede na natin siya i-simplify, yan, no? We have that H sub 1, I think we are talking about here muna, from level 1 to level 2. Ano yung level 1 and level 2 na yan? So, level 1, from level 1 to level 2, yan yung ating constant area. Dito muna. So, kasi galing sa water, no? So, level 1 to level 2. Yan. Okay? So, yan muna yung pinag-uusapan natin. And then, anong susunod na gagawin natin? So, we have this H sub 1. Ano yung H sub 1 natin? So, in this case, 9 meters, no? Parang yung kabuuan. And then, yung ating H sub 2 ay yung ating 4 meters. Yan. So, from level 1 to level 2,
na ano na constant yung cross-sectional area. Okay? So, pero ganun pa rin, no? Ganun pa rin siya. Parang, kasi magkakaroon ng difference, diba? So, alam natin yan na 9 minus 4 is 5. So, from there, no, meron na tayong, ano, makakompute na T, or we could call it T sub 1. So, lalabas na yun, parang T sub 1, dun sa unang sectional area, is 2 times 4.91 over yung CAO, 0.02087 multiplied by square root of 9 minus square root of 4. Kasi ito lang yung pinag-uusapan muna natin. Ito lang. So, the time to empty that first section 1 to section 2 is equal to 470.5 seconds. Ito muna yung sa T sub 1. Okay? Ngayon, tignan naman natin yan from level 2 to level 3 na iba yung kanyang cross-sectional area or varying. So, kung varying yung sectional area, mukhang meron tayong formula for that, no? Na kung saan natin na-derive din itong formula na to. So, that is equal to, tarin ulit natin yung illustration para malaman natin. Yan. So, this. Yan. So, yung pinag-uusapan na natin dito ngayon ay, I think ito na siya from level 2 na iba papunta sa level 3. So, magkaiba, no? Varying cross-sectional area. So, meron tayong time dyan na, ano, pwede kuhanan ng strip, tama ba? The integral of ADH over C sub A o square root of 2GH. Yan. Where in yung ating H ay naglalaro na from H sub 1 to H, tama ba? H sub 1 to H sub 2. Ganun ba yon? H sub 1 to H sub 2. Pero, tignan natin yung kanyang ano, itsura. So, ito yung tignan natin from section 2 to 3. So, lalabas, no, kung i-draw natin yung flat or parang elevation lang niya. No? So, lalabas, meron ka dito parang maliit na rectangle. No? From D half, no, parang puputuli natin siya. So, dito, ipapunta dito. Yan. So, lalabas, ito yun, di ba? Meron ka dito yung rectangle, meron ka dito yung triangle. Tama? Parang in-exage ko na lang, no? So, lalabas, ito ay 0.625 kasi diameter. Tama ba? Diameter ng 1.25. May matitrap ulit 1.25. This is 0.625 din. Diba ito yon? Parang lumalabas, meron ka dito ang triangle. Ito, meron ka dito ang rectangle. Na? So, meron ka pang ano dyan. So, yung radius niya, no, parang yung radius natin to a certain height. So, ito yung height natin. Hindi natin alam. Parang kumukuha lang tayo ng strip. Eh, no? Let's say dito siya. Yan. Ito. To a certain height. So, ito yung kanyang radius, no? Kumbaga, yung radius is equal to x plus 0.625, no? Yung height, ayan, nandyan na. Okay, ano pa yung mga kailangan natin? So, ang height nito is 4 na lang. Tama ba? It's equal to 4 total height. Kaya nga, yung h sub 1 to h sub 2 natin, lalaro siya ng 0 to 4. Okay, so for our t sub 2, that is, ira-write natin to, 0 to 4 siya na a SDH over CA sub 0 square root ng 2GH. Yan. Yan na. Ngayon, para makompute naman natin yung X natin, using this one, ratio and proportion. X over H, tama ba? Ito yung X na yan. Okay? X over H is equal to 0.625 over 4. So, X natin is 0.625 over 4 H. Okay ba yun? So, lalabas yung radius natin, ito, 0.625 plus ito. Okay? So, our area sub S is equal to, yan, lalabas na siya na parang, ano natin yung area sub S natin? Parang pi R squared. Tama ba? Lalabas na siya ng pi R squared. Okay, wherein yung R na natin is yung sum ng X plus 0.625. So, pi multiplied by R squared, no, that is 0.625 plus 0.625 over 4 H na naka-squared. Yan. Okay? So, if we're going to expand that, no, lalabas yan as
parang 0. Tama ba? Lalabas na ganyan siya, no? Okay. Ayun, pwede rin naman yan, no? Ayan yung ating 0.0767 multiplied by 16 plus 8h plus h squared. So, sinimplify natin para magkaroon tayo ng h na constant na hindi naka, na walang numerical value, no? Parang sinimplify, no? And then, alam nga natin na h is equal to h, no? From this scenario, h will be equal to h. So, continuing that solution, okay? So, lalabas, okay? We have this t sub 2 na, ano siya? Ay, sorry. Sulit na natin. T sub 2 will be equal to integral of 0 to 4 ng, so, substitute na natin, 0.767 0.0767 multiplied by 16, yung nakapit natin kanina, 8h plus h squared. Ito yung ating a sub s, bh over, ito, c sub ao, yan, or nakapit na natin na 0.02087 square root ng h, kasi hindi natin alam, no? Ayan yun, no? Hindi natin alam yung square root ng h. So, di ba galing din yan dito? Ito. Yan. Hindi natin ating alam yung square root ng h. Okay, parang, ayun yun, no? Square root of 2gh talaga siya. Pero square root of 2g lang yung kinuha natin. No, ayan. Para makakuha nga natin dito. Tapos, okay? So, that will be equal to, pag sinimplify natin further, t sub 2 is 3.675. Pag simplify natin yung mga constant dito, at pag sama-samahin natin yung mga may h, 0 to 4, okay, that is lalabas, 16h raised to negative 1 half plus 8h raised to 1 half. Nama ba? Kasi ito yan, no? Diba? Tapos, plus h raised to 3 halves, dh. Okay, so, simplify natin, lalabas 0 to 4 lang yung ating h. So, t sub 2 will be equal to 3.675 multiplied by 16 times, ano yun? Lalabas na 2 times h raised to 1 half plus 8 multiplied by 2 thirds times h raised to 3 over 2 plus 2 thirds na 8 raised to 5 halves na may range na 0 to 4. So, pag sinasitute natin lahat to, so our time sub 2 will be equal to 439.04 seconds. Doon sa section ng pababa, ito. So, balik natin yung illustration. So, ibig sabihin, yung time natin dito ay 439.04 seconds dito. And then, yung nasa taas natin, ay sorry, yung ating nasa taas na na-compute natin ay equals sa 470.5 seconds. So, pag pinag-add natin to, if we add this one, no, our total time, dito ko na nasusulat, will be equal to 909.54 seconds. At pag kinonvert natin sa minute, this is equal to 15.16 minutes. Or this is our answer. No? So, ganyan katagal. No? Actually, mabilis na yan because may height siya 9 meters. Eh. So, parang ano, prismatic na. No? Na composite non-prismatic. Okay? Kasi from cylinder na normal, naging ano, frustrum, diba? Na merong frustrum of a cone. Ayan. Okay? So, yan yung sagot natin for our problem number 2. Okay? So, hiniwalay natin yung computation ng ating time with respect to your yung nasa taas at yung nasa baba. Okay? So, ayan, no? Parang, ito nga lang, different. Ito, puro water. No? Kung nagkaroon nyo ng dalawang liquid, magkakaroon tayo ng problema dahil magkakaroon pa ng derivation in terms of the height. Okay? So, hindi siya h is equal to h. Okay? Unlike this one. Ito. Hindi siya magiging ganito, kundi
i-convert natin to a certain height of, let's say, kung mas mabigat yung water, edi water. Okay? So, this is our answer for this problem. Balikan natin yon. That is equal to 15.60 minutes. So, pinag-add natin yung dalawang time na na-compute natin, which is in time 1 na 470.5, and yung sa time 2 natin na 439.04. Okay? So, that is for our problem number 2. Okay? So, now let's move with problem number 3. Ito na. So, we are done with, I think, unsteady flow. No, I've shown to you yung derivation, no, ng ating mga flow. So, now let's move with this trapezoidal weir. So, sabi dito, a trapezoidal weir. Yan. A trapezoidal weir having side slope of 1 is to 2 or 1 horizontal to vertical. Yan. Discharges 50 cubic meter per second under constant head of 2 meters. Find the length of the weir assuming C is equal to 0.6. So, ito, nakalagay na, no? Parang ginawa na siya ng illustration. Ito na yung slope, no? Nakikita nyo ba ito? So, meron tayong theta angle. Lumalabas na siya. Pag trapezoidal, combination ng ano? Ng triangular na mukhang isang side lang, no? And then, rectangular. Kaya, makikita nyo na meron tayong length ng x, no? Ibig sabihin, kukuha na naman tayo ng strip. We're going to integrate kasi nga trapezoidal to. And then, meron tayong length ng ating base ng ating weir. Okay, so given daw na height niya is 2 meters yung head. Ito. So, actually, we have this h, no? From the surface papunta dun sa kung saan man pupunta, no? Sharp crested ba to? Okay, let's assume na sharp crested or crested. So, and then we have this 2 minus h. So, dahil nga, yung slope natin is 1 is to 2. Okay? So, equal naman yung ating mga theta or angles sa dulo. So, that is theta over 2. If that means yung angle natin, no, kung buo siya, na parang triangular nga, na buo. Okay, theta. So, para ma-solve yan, let's analyze first the problem, no? Using our horizontal strip. So, para maintindihan natin, kunin natin tong illustration na to. Okay? So that we could use this one. Ayan, palitin na lang natin. Okay? Ayan. Dito na lang siguro. Ayan. Okay? So, dito, mukhang kailangan natin i-analyze yung sa strip. Okay? So, saan man gagaling? Of course, dun ulit sa ating discharge formula that Q is equal to AV. Dun naman kasi nag-start yun. Okay? So, considering yung strip na may area na, ano ba to? DH over DH times length. Tama ba? Or X multiplied by DH kasi ito siya, no? Hindi length, ito. So, our area is DH multiplied by X. Yan. So, from the discharge, so that is dq, kasi kumukuha tayo ng strip, multiplied by coefficient of discharge, dA, square root ng 2gh. Ayan na. Okay, kasi ito nga yung base niya, no, di ba, sa baba. So, kung ganun siya, we could actually say that x, no, here is equal to what? From the illustration, parang yung z natin, yung distance mula dito hanggang dito, ito yan. So, that is l plus 2z. Okay? So, we know that z from here is will be equal to 1 half 2 minus h. Tama ba? So, ayan yung ating illustration. No? Galing dito naman, no? Parang lumalabas siya na yung slope natin, side slope na 1 is to 2. Parang z is equal to 1 half. Parang 1 over 2 is equal to z over 2h. Tama ba? So, ayun yun. Then, substituting, that is x is equal to L, no, plus 2 times 1 half times 2 minus h. Ang ganyan, no? And x is equal to L plus 2 minus h kasi madidistribute. So, from the formula, we could have dA, that is equal to L plus 2 minus h times dh. Okay? So, substitute na natin, diretso na natin, that is dq is equal to c, no? C square root of 2g na, no? That is c
square root of 2g para mapagsama-sama na natin yung mga constant, multiplied by L plus 2 minus h dh, square root of 2gh. Tama ba? 2gh, kasi velocity pa rin yun. Area times the velocity, tama ba? Eh, velocity natin is discharge, no? Area times velocity discharge. Kaya doble. No, doble yung ating, na doble natin siya. So, from here, okay? Actually, matitira na lang pala, no? Ay, square root of h na lang. No, square root of h. Kasi nga, nahiwalay na natin yung 2g. Okay, nahiwalay na natin. So, let's simplify further. So, lumalabas na, ano, na parang, mamumultiply to dito, no? Sa mga h. So, dq will be equal to, or q na lang, no? Integrate na natin siya. Actually, we could integrate this one, no? Ito. Yan. So, lalabas, dq, c square root of 2g, constant kasi yan. So, anong limit niya? That is from 0 to 2. So, lalabas, this is equal to, parang sige, integrate pa rin, ilagay pa natin integration factor. Lalabas siya, L raised to h, multiply by, sorry, L multiply by h raised to 1 half plus 2 h raised to 1 half minus h raised to 3 halves. Yan. So, pag pinaiksipan natin yan, so, let's move to the next slide. So, pag nireduce natin, no, simplify natin, c square root of 2g multiplied by 2 thirds L h raised to 3 halves. So, sinisimplify natin. Anong limit? From 0 to 2 dahil yun yung height. Okay? Plus 4 thirds multiplied by h raised to 3 halves minus 2 thirds h raised to 5 over 2. Ayan na. So, lalabas siya from 0 to 2. Ayan. Okay? So, mukhang yun nga, meron tayong, sabi nga natin, pag mga 3 halves, di ba, rectangular. Tapos, pag 5 over 2, triangular. So, kaya nga, pag tinitingnan natin yung trapezoidal, nakikita talaga natin na meron siyang dalawang weir na pinagsama, no? Ganun lumalabas sa kanya. Q is equal to C square root of 2G. O, di, i-simplify na natin. Ang matitira na lang is 2 thirds multiplied by L times 2 raised to 3 halves plus 4 over 3 multiplied by 2 raised to 3 halves minus 2 thirds multiplied by 2 raised to 5 halves. So, lalabas yung ating where Q natin is 50 given sa problem, no? 50 cubic meter per second. Yung C natin given siya as 0.6. So, lalabas yung ating length na simplifying this one is 9.18 meters. So, ito na yung sagot natin. Okay? For our problem. Ito na. Now, we could actually use yung isa pang formula. So, itong ginamit kasi natin is yung integration. No? Nag-integrate tayo from the strip. But, if we use the constant formula na, or diretsong formula, no, kung nalala nyo, no, parang Q is equal to 2 thirds, Q is equal to 2 thirds times C square root of 2G times L H raised to 3 halves, kasi may rectangular, no, plus 8 over 15 C square root of 2G. This time, we use the angle, no, tangent theta over 2 h raised to 5 halves, kasi nga, triangular. And alam natin that tangent theta over 2 is equal to what? Yung ating is given as 1 half. Okay? So, direct substitute, no, 50 is equal to 2 thirds times c na 0.6 square root of 2g, alam natin ng g is 9.81, l multiplied by 2 raised to 3 halves for this is rectangular part, no? Plus 8 over 15 para sa triangular na. Then, square root of 2g. Then, times 1 half, kasi ito na yon. Okay? Ginamit natin. H natin is 2 raised to 5 over 2. So, actually, we will have the same answer ng L na 9.18 meters. So, parehas lang. Whether you memorize it or you do it in a way na ginagamit natin ng integration. Okay?
So, parehas na lalabas yung sagot. Just like I've said, we treat the trapezoidal weir as two weirs, no? Parang magkasama. Dahil nga, from a rectangular na suppressed naman siya, pero yun nga lang, meron siyang inclination. Okay? So, that's our answer. 9.18 meters. Ganun kahaba yung base ng ating weir. And for the last problem, yan, ito siya. The sharp-crested suppressed rectangular weir, 1 meter long, and standard 90-degree V-notch weir are placed in the same weir box with the vertex V-notch weir 150 mm below the crest of the rectangular weir. Okay? So, determine the head on the rectangular weir when the discharges are equal. Use Francis formula. Okay? So, yan ako lang ito. Padamihin lang natin. Yan. Sabi dito, meron sharp-crested na suppressed rectangular weir. So, i-drawing muna natin siya. Sabi, sharp-crested, suppressed. So, pag sinabi natin suppressed, equal, no? Walang contraction. So, 1 meter long. And long. Okay? And then, and a standard V-notch 90 degrees, no? Naka 90 degrees to. Na triangular na V-notch. With the vertex of the V-notch, 150 mm below the crest. So, parang nasa ilalim, no, yung vertex niya. So, ganun lumalabas. Ang tanong, determine daw the head on the rectangular weir when the discharges are equal. So, tignan natin siya. So, first, gawin natin yung H is the head of the rectangular. Kasi, nasa ibabaw siya, diba? Based this on this problem, where the vertex of the V-notch 150 mm below the crest. So, lalabas. Ito siya. Para nakaganito. Para nakaganito. Yan. Ganyan siya, no? Tapos ito yung 150 mm. So, ito pwede natin masabi na H. Tama ba? So, from this, okay, we could actually compute for the rectangular weir muna. Okay, rectangular. So, we could have the discharge Q na 1.84 LH raised to 3 halves using Francis formula ito. So, Q actually for rectangular is 1.84 times 1 yung length times the height na, di natin alam, H raised to 3 halves. So, Q is 1.84 pala, 4 H raised to 3 halves. So, this is for our first equation. Kasi ang sabi, discharges are equal. So, this is for the rectangular. Now, let's move for the triangular. Ayan, nilagay ko pa rin yung problem. Triangular na. Ang sabi naman sa atin sa triangular, pag V-notch, no, kapag SI is, Francis formula is Q, 1.4 H sa V raised to 5 halves. Or V-notch. So, that is equal to Q triangular 1.4 times H. Ano yung H ng V? That is H plus 0.15. Di ba kasi nasa ilalim? So, Q sub T is equal to 1.4 H plus 0.15 raised to 5 over 2. Yan. So, ito na yung para sa triangular. And sabi sa atin, equal siya. So, pag-equal natin, Q sub R is equal to Q sub T. So, Q sub R is 1.84 H raised to 3 halves is equal to 1.4 multiplied by H plus 0.15 raised to 5 over 2. So, simplifying the equation, H is equal to 0.891 meters. Ayan. Yan na yung ating height. Kumbaga, kung titignan natin, balikan natin yung drawing natin kanina, ito. So, ito na yon yung na-compute natin na 0.891. So, kasi lalabas daw, discharge daw equal eh. Kumbaga, kapag tinignan nyo, ito yung sa rectangular. Tapos nandito yung sa triangular, parang mas mababa siya. Pero lumalabas, ano, dapat equal yung discharge, no? So, yon, parang mag-equal pa din yung discharge niya, no? Yan, equal pa din siya. So, ito yung height na kailangan natin na 8.91 meters. And that is our answer for this problem, okay? So, that's for our problem or sample problems in weirs and unsteady flow. Actually, you could use other reference materials for your further learnings, no? With regards to this
topic. So this is the end of our discussion for fluid flow measurement.